Hello everyone, so this is Professor Vincent Torre Pumolan, and this video is not to bash or rank the statistician in a certain university. Meron kasing mga estudyante ang lumapit sa akin na more than a month ago, and they were asking me to review their research, their thesis, no? Dahil when they consulted the university statistician, ay pinapayuhan daw sila ng statistics. And I told them that give that statistician a chance, no? An opportunity to help them. Because that is, you know, mainly one of the function of the statistician in a university. Ituro sa mga bata ang tama, no, ang tama o appropriate test methods, no, statistical methods para masagot yung statement of the problems that they are postulated, no, in their research or thesis. Baka ako mabypass natin siya dahil syempre I am no longer connected in that university. But recently their professor called me up. And yung professor nila ay confident that the statistics na sinasabi o pinapayo ng statistician nila ay mali. Okay? So, I've asked the students to provide me the questionnaire so that I can check the data that they have, that they gathered. Also, I've asked their statement of the problems and hypotheses. I've also asked their chapter 3 para ako ma-review ko na rin yung methodology. And I was surprised because upon checking the data, unang tingin ko pa lang doon sa data ay sabi ko parang may mali na kaagad. So I immediately asked the students, no, to recalculate the statistical. So, gumawa ako ng tutorial sa aking YouTube channel, and I also included the references na ginamit ko, no? And sabi ko, i-recalculate nila, i-recompute. So, since hindi nila masundan yung tutorial, so they decided to visit the university statistician kung saan sila nag-aaral. And yun nga, no, kanina lang, ano ba ngayon, March 31, 2023. Pinapayo daw ng statistician yung certain statistical methods. So sabi ko, how come na yun yung gagamitin nila ng statistical methods? It's obvious, no? Kahit saang search engine ka mag-research, you need, iisa yung sasabihin, no? Kahit gumamit ka ng Google Bard, gumamit ka ng ChatGPT, o kaya kahit sa simpleng Google search, no? And kahit magtanong ka sa mga legit statistician, mali yung ipinayol ako sa inyo na statistical test. So, at the end of the day, nagulat ako dahil natataranta na yung kanilang advisor. Yung advisor nila actually studied in UP. So, yung advisor nila called me up at sabi, tulungan ko na yung mga estudyante because alam niya mismo, no, na mali yung itinuro
nung university statistician. So, yun yung gusto kong i-point out with the YouTube channel na aking ginawa, no? Ito yung Professor's Channel. The Professor's Channel contains videos, tutorials, no? Kung ano ba ang tamang pagsulat ng research, including the, of course, yung mga sampling methodology, how to determine, no, the right number of respondents or population or sample, and so on and so forth. The research design, even though yung pagpili ng statistical treatment. Ayan. So, andun na po, kompleto yung aking YouTube channel. And so, I am inviting the students, the researchers, no, aspiring data analysts, aspiring data scientists, no, and even shifters, no, sa data analytics, na mag-subscribe, panoorin ang mga videos, mga tutorials na ini-upload ko sa Professor's Channel. Because we all know na this pandemic, no, ay mas dumami yung demand sa mga data analysts, sa mga data scientists. In fact, the government announces the need ng mga data-driven professionals. And there are companies here and abroad na nakikipag-ugnayan na rin sa ilang sa ahensya ng ating gobyerno, no, particularly sa TESDA, na magkaroon ng kumbaga crash courses na related sa analytics or statistics. Okay? So, even nga yung mga high school graduates are encouraged to apply as long as marunong kung paano gumamit ng Microsoft Excel. Aside from that, of course, paano maglinis ng data, paano tumingin ng data, paano mag-analyze ng data. And take note, mga kaibigan, ano, hindi na nire-require kung college graduate. Basta marunong ng mga bagay na aking binanggit. So, ano yung connection doon sa mga estudyante na gumagawa ng research thesis na yun, no? O dissertation? Yung mga estudyante na kasi yun, mayroong mga tinatawag na board exam o anumang mga assessment bago sila maituring na ganap na official, no, official na expert doon sa kurso na kinukuha nila. Okay? So, halimbawa, parang sa abogado, kailangan pasado ka ng bar exam. Diba? Sa accountancy graduates, dapat CPA ka para meron kang credentials. Sa nursing, dapat pasado ka ng NLE. Sa education, dapat let passers ka. Diba? So, yun yung mga requirements. So, paano kayo makakapasa o paano makakapasa yung estudyante kung yung ideas na yun ay matandaan mo? So, ayun na nga, no? Napakahalaga na maituro ng mga profesor, no, ang tamang paggamit, tamang gamit ng statistics. Ano nga ba yung mga requirements kapag gagamit tayo ng mga statistical methods? So, let's say for example, gagamit tayo ng multiple regression. Ganun ba kadali ang gamitin ng multiple regression? Just compute the required calculation, di ba? Ganun ba kadali? Without examining the data, without checking the assumptions required
in a multiple regression. Some of the assumptions required dapat it follows the normal Gaussian distribution. Data should follow linearity. There should be no autocorrelation. There should be no multicollinearity. There should be less or no outliers, no missing values. Variance should be constant or variance should be homocysteine. Those are the assumptions when we use the multiple regression or even the simple linear regression. And if we are not going to subject the data that we gather, no, sa mga assumptions na ito, hindi natin i-check yung mga assumptions, the results will be obviously biased or incorrect. Now, for example, the statistician or the student perform and check these assumptions, but they didn't, you know, perform the required transformation of the data in order to make it, you know, fit for analysis, okay? So, halimbawa, may mga data na masyadong mataas ang outliers. Tatanggalin na ba natin kaagad yung mga outliers na yon? Meaning to say, didelete na ba natin kaagad yung rows na kung saan ay that causes the outliers? Definitely, hindi ganun. We need to do something. We need to verify if the data is valid and then perform transformations.